Walang takas sa mga tauhan ng NBI ang apat na nagbebenta umano ng mga ilegal na armas sa mga Chino at mga nagtatrabaho sa Pugo. Ang isa sa mga suspect na pagalamang retiradong sundalo. Nakatutok si John Consulta. Pagkalapag ng baril matapos matanggap ang bayad, agad inaresto ang apat na lalaki na nagtangkang magbenta ng high-powered firearm sa undercover ng NBI-NCR. Narecover sa apat ang dalawang high-powered long firearm, isang caliber 45 at assorted na bala. May na-discovery rin ang NBI tungkol sa isa sa mga huli. Yung isa dyan is a retired soldier. Yung isa naman is yung driver, tapos yung dalawa, yun yung naging middleman. The group is selling high-powered rifle to Chinese or Pogo individuals. Itong firearms will be checked with our counterparts from Lyon, France. Interpol make model, the caliber, the serial number to see if these firearms were stolen, declared lost, trafficked or smuggled into the country. These are not locally manufactured firearms. Hindi ito yung mga reload. These are special bullets, hollow point and full metal jacket. Masyadong delikado itong mga kalibre ng firearms na kanilang supposedly ibinebenta. Remember, nalalapit na naman natin ang ating election, no? Kaya naglilipa na naman yung mga unlicensed firearms. Ipinapasalan ng NBI Director Jimmy Santiago ang mga nakumpiskang baril sa ballistic examination para matukoy kung nagamit ito sa anumang shooting incident sa bansa. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Happy Friday, chikahan mga kapuso! Beyond proud sa latest achievement ng kanilang panganay, sina Dingdong Dantes at Marian Rivera. Bukod sa success ng kauna-unahang stage performance ni Zia, heartwarming din para sa dong niya na nai-enjoy ng kanilang anak ang pagkanta. Narito ang report ni Katrina Sot. Broken down and tired. Truly talented and made for the stage, si Zia Dantes na ibinida ang galing niya sa pagkanta sa kanyang first ever stage performance. And Shinare online ng very proud parents na sina Marian Rivera at Dingdong Dantes ang full performance ng kanilang firstborn. Marami raw ang napaiyak, nagka-goosebumps at naging proud titos and titas ang netizens sa galing ni Zia. Pero bukod sa soulful performance ni Zia, marami rin ang na-touch sa pagiging hands-on ni Marian mula rehearsals hanggang sa mismong performance. At siya pa mismo ang nag-makeup kay Zia. Sabi ni Mami Yan, firsts are always special at pure magic ang mapanood ito ng live. Inilarawan naman ito ni Dingdong bilang golden moment para sa isang magulang. Pero ang pinakamahalaga raw sa kanya, nag-enjoy si Zia. Kahit di pa siya nagbubuka ng bibig niya, talagang proud na ako kasi the fact na nakarating siya doon and yung kanyang willingness na mag-perform. Diba, on stage in front of so many people. Hanga ako sa bravery niya at pila higit sa lahat, nag-enjoy siya. First time niya ito. At kung di ako nagkakamali, siguro napakabilis lang ng mga rehearsal din namin kasi syempre ang dami niyang ginagawa sa school. Pero nagkaroon siya ng lakas ng loob na subukan ito para sa kanya. At hilig talaga niya ang pagkanta. E nakaramdam kaya ng kaba ang Dongyan during Zia's performance? Ako, pero ito, grabe. Parang every 2 minutes tumatayo, hindi mo lang kung iihi o parang grabe talaga, ibang klase. Grabe, hanggang booking na booking ako sa'yo. Oh, hindi, kasi ganun siya talaga ka-excited sa performance ng anak namin. Sabi ng netizens, tila it's in the blood talaga ang pagiging talented ni Zia. Pero sabi ni Nadong, wala naman talaga sa aming, professionally kumakanta. Pero siya talagang yun yung nakahiligan talaga niya. And we're just glad na nahanap niya yun, di ba? Early on in her life. So kami, ang role namin bilang mga magulang talaga ay susuportahan namin yun. Grateful naman si Marian sa voice teacher ni Zia na si Teacher Jade para sa kanyang incredible dedication, love at support.
Nagpapasalamat din siya sa lahat ng nag-iwan ng comments sa performance video ni Zia. Gusto ko talaga na personal na magpasalamat sa lahat na nakaka-appreciate sa anak ko. Maraming maraming salamat sa kanila. Kung kaya ko lang replyan lahat kasi tinatry ko ding replyan lahat ng mga nagko-comment talaga dun sa video. Para sa GMA Integrated News, Katrina Soy, Nakatutok, 24 oras. Para makatulong sa mga babiyahe kasabay ng Christmas rush, papayagan ulit ng MMDA ang mga provincial bus na dumaan sa EDSA. Pero sa mga piling oras at araw lang yan, ha? Nakatutok si Ian Cruz. Sa karaniwang panahon, hindi pinapadaan sa kahabaan ng EDSA ang mga provincial buses. Pero ngayong Kapaskuhan, muling papayagang bumagtas sa tinaguriang main artery ng Metro Manila ang mga provincial bus. Simula yan sa December 20 hanggang January 2. Sa December 20 hanggang araw ng Pasko, mula 10 p.m. hanggang 5 a.m. lang papayagan ang mga provincial bus sa EDSA. Pagsapit naman ang December 26 hanggang sa January 2, kung kailan inaasahang mas kokonte ang mga sakyan sa EDSA, 24 oras ng papayagan ang mga provincial bus. Tinatayang 2,100 bus units yan sa kabuuan. Ito po ay para i-accommodate sila at yung mga pasahero at bumilis po yung turnaround time at makapag-accommodate sila ng mas maraming pasahero. Pumirit pa sana ang ibang provincial bus na mapaaga ang simula ng kanilang pasok sa EDSA pero hindi ito kinatigan ng MMDA kapag di raw kasi sa EDSA diretso. Nadaragdagan ng 30 minutes to 1 hour ang biyahe ng kanilang bus na papasok ng Metro Manila. Kanina tinubukan ko lang kung pwedeng from 9 p.m. to 5 a.m. pero naset na yata nila sa 10 kaya okay din naman kasi parang additional ano lang naman namin yan na alternative route. Yung EDSA kasi we use yung Quezon Ave, Skyway and C5. Kung papayagan po natin nasa 2,100 buses po yan, kung mapapahalo pa sila lalong-lalo na sa peak hours, ay magdudulot po ng mas mabigat na daloy ng traffic. At yung pong peak hours natin, baka ma-extend instead na between 6 to 9, baka umabot pa yung 11, 12 o'clock. Base sa huling bilang ng MMDA, umaabot na sa 464,000 ang bilang ng mga sakyang dumaraan dito sa EDSA araw-araw na inaasahang aakyat pa sa 480,000. Kaya naman ang average speed na 18 kilometers per hour kung pwede pa raw bumagal hanggang 15 kilometers per hour. Sa regular na EDSA lanes lamang papayagan ang provincial bus, hindi maaaring dumaan sa EDSA bus carousel na para lamang sa mga bus na mumibiyahe mula Monumento Caloocan hanggang EDSA Rotonda sa Pasay. Pagkatapos ng January 2, balik sa dating gawi at muli ipagbabawal ang pagdaan sa EDSA ng mga provincial bus. Definitely po, hindi na po yan papayagan and I will personally oppose any move to bring them back sa EDSA, yung mga provincial buses. Hindi na po magiging productive yan at magbabalik po doon sa dati nating estado or mas malala pa. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, Nakatutok, 24 oras. Mas nagiging pahirapan ang pag-apulan ng apoy pag makipot ang dadaanan ng mga bumbero. Kaya naman to assist our firefighters, isang automated firefighting robot ang binuo ng grade 12 students na kayang sumiksik sa masisikip na daan. Tara, let's change the game! Madalas tuwing may sunog. Challenge sa mga bumbero kung masikip o limitado ang daan para maapula ang apoy. Paano nga naman kung hindi makapasok yung mga truck ng bumbero, di ba? Kaya bago umabot sa general alarm ang kaba, nandito na ang inyong automated firefighting bot, Meet PyroSage. Short for Portable Yet Robust Operation with Smart Automatic Guardian Fire Monitoring. Developed by grade 12 students from Tapinac Senior High School. Dahil ang masisikip at makikipot na daan, abay yakang-yaka ng kanyang obstacle detection sensors. Alibid ang
aim to replace, but rather assist the traditional firefighting methods. We aim to advance from the traditional firefighting methods that are available. Yung nagpapayunik po kasi kay PyroSage is that it can extinguish fire with greater precision. Habang nagkakaroon kami ng errors, natututo po kami dun sa part na yun kung ano ba yung mali namin and paano po namin ma-improve. Bukod sa obstacle detection, equip din ang PyroSage with flame sensors na kaya namang makadetect ng apoy. Ang isa sa mga highlight nitong PyroSage ay ang real-time monitoring ng sunog na magagawa natin gamit itong camera. Ayan, naka-attach siya dito sa taas at hindi lang automatic mode ang meron nito. Pag pinapagana na po, pwede nyo ring kontrolin ito manually gamit ang Bluetooth. Sa ngayon ay nakapagsagawa na ng field testing ang developers kasama ang Bureau of Fire Protection sa Olongapo City. So nandito sa likod yung kanyang tangke ng tubig, yan ang panggagalingan ng kanyang pang-extinguish ng apoy. At kung makikita natin dito, yan po, meron tayong mga iba't ibang button. Itong yellow na button o yung una dito sa ating hilera, yan po yung magpapakilala sa atin kung ano nga ba itong PyroSage. Yung pangalawa, yan naman ang mag-i-introduce sa atin ng iba't ibang modes na po pwede nating panggamit na pang-control dito sa ating invention. Kapag ka meron namang apoy, at ito na, gagana yung kanyang mga flame sensor sa harap para pagka-detect niya sa apoy, i-extinguish niya agad. Isang imbensyon na ang pangunahing misyon ay ang fire safety. Kapag ka nabigyan ito ng pagkakataon, ay marami itong matutulungan at mailigtas na buhay. Para sa GMA Integrated News, ako si Martin Javier, changing the game! Dahil sa hirap ng buhay, pati pangangalaga sa dental health, napapabayaan na rin ang ilan nating kababayan. Ang iba nagtitiis na lang sa mga pamahid para maibsan ang sakit ng kanilang ngipin. Tinugunan niya ng GMA Kapuso Foundation at nagsagawa ng dental mission sa Bayambang, Pangasinan. Tuwing sumasakit daw ang ngipin ni Janjan, liniment oil o pamahid para sa masakit na kasukasuan ang kanyang ipinapahid sa pisngi. Hindi rin mapalitan ang kanyang lumang toothbrush. At hindi siya mapakonsulta sa dentista dahil kulang pa raw ang 350 pesos kada araw na kita ng kanyang ama na pahinante. Pag sumasakit po yung ano niya, ngipin niya, humihiga na lang po siya, tsaka po siya iiyak, nagmumumog po siya ng asin, tapos nagpapahid po siya ng mga manghang na pamahid. Ang liniments kasi, pag ipinahid natin sa ating skin ay mainit siya. So kung may infection ang ngipin natin tapos ipahid natin sa pisngi, siya ay mag-a-attract ng infection, magkukos ng paglabas ng infection doon sa pisngi. Sa ilalim ng ating Linis Lusog Kapusong Kabataang Project, katuwang ang Philippine Association of Private School Dentists. Pinuntahan natin ang apat na paaralan na may Kapuso Classroom sa Bayambang sa Pangasinan at nagsagawa ng libreng dental check-up at bunot sa 1,500 mag-aaral, kabilang na si Janjan. May fluoride varnish application din para maging matibay ang ngipin at makaiwas sa tooth decay. Nagbigay rin tayo ng hygiene kits at vitamins. Maraming salamat po, di nasasakit ang ngipin ko at makapag-aral ako ng mabuti. Sa mga nais makiisa sa aming mga proyekto, maaaring magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Luwalhier. Pwede rin online via GCash, Shopee, Lazada at Globe Rewards. Mga Kapuso, para sa mga nagpaplano pa lang ng gagawin ngayong weekend, narito ang magiging lagay ng panahon. Bagyang humina ang epekto ng shear line pero posibleng lumakas ulit yan sa mga susunod na araw. Patuloy rin ang ihip ng amihan sa ilang bahagi ng Luzon.
Base sa datos ng Metro Weather, mataas ang tsansa ng ulan bukas ng hapon sa malaking bahagi ng bansa, lalo sa Northern Luzon, Visayas at Mindanao. Mas magiging maulan sa Linggo ng hapon at malawakan po yan sa ilang probinsya. May heavy to intense rains kaya maging handa pa rin sa posibleng pagbaha o landslide. Silipin natin ang 3-day weather forecast na pag-asa sa ilang pangunahing lungsod ng bansa. Sa mga mamamasyal sa Baguio City, may tsansa ng thunderstorm sa weekend pero mas mataas ang tsansa ng ulan sa Lunes. Bahagya hanggang sa maulap sa Metro Manila kaya may tsansa ng ulan lalo sa hapon o gabi. Halos ganyan din ang magiging panahon sa Metro Cebu. Sa Metro Davao, posible ang ulan sa susunod na tatlong araw dahil sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ.